ba ang laro ng lahi? Halina't panoorin natin ito. Ano nga ba ang laro ng lahi? Ang laro ng lahi ay tradisyonal na larong nilalaro ng mga bata noon. Ito ang larong Pinoy na bunga ng malikhaing imahinasyon ng Pilipino upang gawing libangan at pampalipas oras. Dito, unang nalinang ang ating kaisipan, pakikisalamuha at pakikipagkapwa-tao. Alamin natin ang iba't ibang laro na ito. Ubusan ng lahi. Sa larong ito, isa ang magiging taya sa isang pangkat, kung saan ang mahahawakan ng taya ay magsisilbing kasama niya. Kapag nahuli ka, kailangan mong tulungan ang taya sa paghuli. The more tag players, the better. Langit lupa. Ito ay larong tumapak ka lang sa kahit anong bagay na mas mataas kaysa sa isang dangkal ng taya at sabay sigaw ng langit. Luksong baka. Ang luksong baka ay sumikat noong dekada 80s to 90s. Sa larong ito, may isang membrong magsisilbing taya na tinatawag na baka. Yuyuko siya at luluksohan ng mga manlalaro. Matataya lamang ang manlalaro kapag siya ay sumalat sa baka o sa taya habang lumulukso. Holen. Ang holen ay isang sikat na laro sa mga batang Pinoy. Iipunin ng mga manlalaro ang kanilang mga holen sa isang ginuhit na bilog. Ang manlalaro na may pinakamaraming holen na nailabas mula sa ginuhit na bilog ay siyang panalo. Maaari ding tirahin ng manlalaro ang holen sa ibang manlalaro upang manalo. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang larong tumbang preso. Ito ay kilala rin sa tawag na fallen prisoner sa Ingles. Ang kagamitan na kinakailangan para sa larong ito ay lata at tsinelas. Paano naman nga ba lalaruin ang larong ito? Ang larong ito ay nilalaro sa pamamagitan ng pagtama sa isang lata gamit ang tsinelas. At sa lata, may nakabantay na isang manlalaro o isang taya na siyang magtatayo sa lata kapag ito'y napatumba. Kapag naman ito ay napatumba, mag-uunahan ang mga manlalaro na kunin ang mga pinantama nilang tsinelas at kung sino man ang mahuhuli ng taya o ng nagbabantay sa lata ay siya rin ang susunod na magiging taya. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang larong patintero o kilala sa tawag na harangang taga. Ang larong ito ay nangangailangan ng dalawang kupunan o dalawang grupo, isa para sa pantawid at isa para sa mga haharang. Ang basehan sa pagkapanalo ng larong ito ay kung gaano karaming miyembro ang makakalusot sa bawat guhit ng hindi natataya. Pitik bulag, isang katutubong larong pambata na binubuo ng dalawang manlalaro. Isa ang nagtatakip ng kanyang mga mata sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ipipitik ng ikalawa ang kanyang kamay at huhulaan ng una ang ititikos na daliri ng ikalawa. Luksong tinik. Gaya ng luksong baka, ganito rin halos ang proseso ng paglalaro nito. Nilalaro lamang ito ng dalawang grupo. Ang pagkaiba nga lamang, sa halip na likod ang talunin, ang kanilang mga daliri at paa ang kanilang gagamitin. Pagdudugtungin ito ng dalawang manlalaro. At ito ang magsisilbing tinik. Kailangan hindi sumayad dito at makatalon ang lahat para manalo. Taguan. Tagu-taguan, maluwanag ang buwan. Pagbilang kong 10, nakatago na kayo. Ang binibigkas habang nakatalikod ang taya na nakasandig sa poste o pader. Samantalang abala sa pagtatago ang mga kalaban nito. Pag-araan niyang magbilang, magsisimula siyang maghanap at kapag may nakita siya, magiging taya ito. Pero magpapaunahan sila sa pagtakbo sa base. Kapag naunahan niya ang kalaban, matatalo ito at ito naman ang hiraming taya. Ang Jack and Poy ay nahalintulad rin sa Bataba topic na kung saan may dalawang manlalaro ang maglalaban at ginagamit nilang kanilang kamay bilang pamalo. Ang Chinese Garter ay nahalintulad rin sa luksong lubid na kung saan ito ay may tatlong manlalaro at ginagamitan rin ito ng lubid. Lupa. Thank you.
tago-taguan. Sana nag-enjoy kayo sa inyong napanood. Hanggang sa muli!